Feeling ko dalawa yung underscore niya. So, hello. Hi, Kimberly DeJesus 320. Hello, 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 hello sa inyo. Hello to all of my sunflowers. You know what? I hope everyone is safe sa Bagyong Karting. At, you know, magkamustahan tayo dito. So, send me a message or tell your stories if you have dito sa comment section because my team is monitoring this live. So, if may kailangan mo ng tulong, we will surely acknowledge it. So, yeah. Magkamustahan tayo dito at magkwentuhan lang tayo. So, this live is about our current situation right now, which is Bagyong Karting. And I've been scrolling today sa social media. And, you know, in all fairness, sa ating mga Pilipino talaga, no? Laban lang kung laban. You know, different stories, different people. At makita talaga natin how our kababayans handle this kind of situation. I mean, nagbabayanihan, nagtutulungan, may nagkakatuwaan para hindi masyado mabigat sa dibdib. Alam mo, yan talaga ang Pinoy. As in, kasi kaya nga tayo tinatawag na resilient eh. Kasi yun talaga yung ugali natin. Like, I remember, kung maalala natin 13 years ago, sa araw na ito, naranasan natin ang hagupit ng Bagyong Ondoy. And I can remember, I have a personal story na Annalisa Days to eh. Tapos, nagkaroon ng Bagyong Ondoy. Tapos, dun sa titirahan namin, which is sa Las Piñas, sa Zapote area, kami lang ng nanay ko yung nakatira sa bahay na yon. And kami talaga dun sa buong village na yon, nagtutulungan talaga, as in. And yung mga kapitbahay namin, knowing na kami lang dalawa ng nanay ko, dun sa bahay na yun. Tapos, nung nawala na yung baha. Wait, una muna, tinulungan nila kami na makapunta sa taping. Kasi taping namin ng Annalisa yun. Tapos, sobrang baha sa labas. Tapos, may kapitbahay namin na lalaki na nasa labas lang siya. Actually, nakalusong siya sa baha. Kasi tumutulong talaga siya. And sobrang ulan noon. Tapos, nakikita niya kami dalawa na mama ko. Nahihirapan kami na makadaan dun sa baha. As in, basang-basa yung half ng katawan namin. And ang dami namin gamit na dala kasi hindi na-cancel yung taping namin yun sa Annalisa kasi for airing kami nun. So, hindi talaga pwede. So, yeah. Binitbit niya ako. Kumuha siya ng parang styrofoam. Tapos, pinatong niya dun yung mga gamit namin. Tapos, sinulungan niya kami. Tapos, nagtawag pa siya ng mga barkada niya. So, yun. Ang sarap lang sa pakiramdam. And then, ito na nga. Yung nawala na yung baha. So, syempre, may mga dumi pa sa bahay. Kasi parang streetas yung bahay namin pag ganyan. Nagigets nyo ba? So, mabilis siyang kahit wala nang baha sa labas, may baha pa rin sa loob ng bahay namin. So, ginagano namin. Nilalabas namin siya. Tapos, yun nga, dahil alam nila na kami lang dalawa ni Mama, tinutulungan kami ng mga kapitbahay namin. And tinutulungan nila kami na mag-alis ng tubig sa bahay namin, tinutulungan nila kami magpatuyo, tinutulungan nila kami maglinis. So, yeah, yan talaga mga Pilipino, ganyan talaga tayo, nagtutulungan talaga tayo. At sana sa sitwasyon ngayon, magtulungan pa rin tayo. And you know what, kudos to all of the Filipinos out there kasi ginagamit natin ang power of social media sa hagupit na to dahil sari-sariling post talaga tayo. At isang masasabi, magsasabing kahit papaano ay magandang balita na si Bagyong Karting nang dumaan na sa kalupaan ng Central Luzon o ang Sierra Madre kaninang madaling araw. Sorry po. May sipon lang ako, pero hindi po ito hugot. Kanina madaling araw at inaasahang 2 a.m. ng September 27 ay nasa labas na ng area of responsibility ang Bagyong Karting. At patuloy pa rin tayo mag-iingat at maging alerto. At may nabasa din ako sa Sierra Madre. Tama, may nabasa ako sa Sierra Madre. May nabasa ako sa social media about Sierra Madre. And
It's called Save Shera Madre Day, September 26, 2022. And yes po, nagbabasa po ako. Ginunota ngayong araw ang Save Shera Madre Day, alinsunod sa Proclamation No. 143, 2012, kilala bilang Backbone of Luzon. Nagsilbing ang Shera Madre bilang natural barrier, pangontra sa mga bagyo na tumatama sa hilagang silangang parte ng bansa. Ang Shera Madre ang may pinakamahabang bulubuntukin sa ating bansa, kabilang sa mga bagyong pinahina ng Shera Madre ay ang bagyong Karen at ang Super Typhoon Lawin. Since the Shera Madre has a large surface area with a lot of slopes and curves, it can help break the eye of the cyclone, resulting in a slower wind speed. So, kaya ko po nasabi to, kasi gusto kong iparating sa lahat that we really need to take care of our mother nature sa ating mundo ngayon, ang ating kalikasan ngayon. Kasi isa sila sa mga malalaking dahilan kung bakit nawawala ito or kung bakit tayo napoprotektahan tayo mga tao dito sa mundo. So yeah, so I hope alagaan natin and tayong mga Gen Z, lalo na tayong mga Gen Z, sana alagaan talaga natin ang ating Mother Nature because it is really important. Hindi ko alam kung paano ko pa sasabihin to with a lot of emphasis. Kasi it is really important. And ito na nga guys, para sa ating kaalaman, ang GMA Kapuso Hotlines ay 898277, local 9901 or 9902. Again, ang GMA Kapuso Hotlines ay 898277. Again, ang GMA Kapuso Hotlines ay 898277. Local 9901 or 9902. Sana po nalista nyo na yan dahil importante po yan. At patuloy po tayo magbayanihan at magdasal para sa safety ng karamihan. And you know what guys, para sa ating kaligtasan, laging tandaan na stay in a safe place. It is important to be aware which areas are prone to floods, landslides, and etc. And which buildings are enough to withstand a typhoon. And do not go outside during the storm. And continue to be alert. Do not wade through floodwaters to avoid being electrocuted and contracting diseases. And yeah, sino po ba dito ang nakaranas na ng hagupit ng bagyo Karin? For sure lahat tayo. Pero if you have stories, please do tell me. And if you have any concerns, please do leave it sa comment section para mabasa ng aking team. Yes, Kuya Neil, agree. Monitor the latest updates then. Yes po, that is so true. Actually, may nakita ako kanina, sobrang naawa ako. Pinost siya ni Ate Kath. I'm not sure if I saw it yesterday or kanina, but pinost siya ni Ate Kath. Or ni Vice Ganda sa kanyang Twitter. Si Sir Felix. Tapos andun siya sa kanyang palayan. And nakakaawa, pero sobrang saludo ako sa kung gaano kapositibo si Sir Felix. Dahil, I'm not sure if his name is Sir Felix or nag-post lang si Sir Felix, but yeah, saludo ko sa kanya. Kasi, even though alam niya na mawawala yun, andun pa rin yung spirit ng positivity na, well, alam niyo, ganun talaga. Ganun talaga. And for sure, mababalik na rin niya naman yun. So yeah, hola watching from Nueva Ecija here kahit walang power. Stay safe, Kaylin. Oh my gosh, walang power sa Nueva Ecija, guys. Sabi ni JYCJSMN, Jasmine siguro kanyang pal. Napanood mo din ba yung namatay na rescuers? Actually, may nakita ako kanina.
hindi ko siya napanood, pero nakita ko siya sa Twitter kanina. And it's really heartbreaking. I mean, they're heroes. They're heroes talaga. And they're there to help. So, saludo din ako sa ating heroes. Diyan. Oh, someone told me na 5 rescuers ang namatay. I'm not gonna cry. My deepest condolences sa family ng 5 rescuers na yun. They are heroes. And they are so brave. So, yeah. I'm not gonna cry! Okay. Yeah. Piso mula sa sunflowers, sana magkaroon tayo ng pagkakaisa at magtulungan ang ibang sunflowers. Yes, for sure ang aking mga sunflowers ay nagtutulungan as of the moment. So last night, my experiences last night. Luckily, hindi nawala ng power dito sa Quezon City. Or dito sa area namin, luckily. Ang lakas ng hangin, ang lakas ng ulan. Actually, kanina nagulat ako, umaraw. So I guess it's a good sign. Kaya going back, luckily, walang na-damage sa amin dito. And I hope lahat may ganung experience, but sadly, the reality is hindi ganun. And guys, may nakita rin pala sa social media about the dogs again. Another heartbreaking story. Oh my God! Oh my gosh. So yeah, no. Another heartbreaking story kasi may nakita na naman ako na yung mga there are dogs na naiwan sa bahay nila na naka-chain or nakakulong sa kulungan nila. It's really heartbreaking. Oh my God! I'm not gonna cry na pati. Sana sa lahat ng pet owners, if pupunta kayo sa evacuation center, if you're gonna save yourself, save your dogs also. Yeah. Kasi, sorry kung naiyak ako, kasi syempre, I have a dog. And ako never kung gagawin yun sa aso ko. Wala na tuloy. Ang ano na tuloy ng mata ko. Ah. Ah, gosh. Sorry, guys. But yeah, it's just really heartbreaking. Yes, be responsible enough. Yes, that is true. May buhay din sila. Nagpatong-patong eh. Ang dami. Like the 5 rescuers and then the dogs. Super heartbreaking. Ha! Sorry, guys. I'm sure a lot of people are feeling this way, and I just want to remember that you are not alone. Malalagpasan natin to, for sure. Yeah. Again, GMA Kapuso Foundation Hotlines ay
8982-7777. Sa local areas naman ay 9901 or 9902. And, yeah. Ayan guys, alam nyo. Hi. Grabe. It's really heartbreaking, as in. Sorry for crying. I didn't mean to. Yes, huwag ka na umiyak. Hindi na po ako iiyak. Pero yeah, ang daming nangyari. And again, malalagpasan natin to. Tayo pang mga Pilipino. Nako. Kayang-kaya natin yan. I'm also an emotional person who talks about pets. Sabi ni Aja Trends. Yes, same. Ali, ba't ka umiiyak? Sabi niya. Hi, Ali. I hope you're safe. Ta-nota, naghihibi ka. Sorry. Kasi, we talked about dogs. And, sana maging safe talaga tayo dahil bukod sa bagyo, may habagat pa tayo. At again, guys, patuloy lang ang... Hi, Gian! Yes, I will not cry anymore. Patuloy po sana ang ating pagiging alerto. Again, magbayanihan, magtulungan, at patuloy ang ating pagdarasal para sa kaligtasan ng bawat Pilipino. So, yeah. Thank you so much, guys. Sana... itong life ko na to, eh kahit pa paano, nakatulong. Again, hindi ako naglabas ng... hindi ako naglabas ng YouTube vlog because yung content ko right now, it's not timely. Mas importante itong life na to. Mas importante yung mga impormasyon na nasabi ko dito. And sana talaga nakatulong to. And protect the nature, especially us Gen Z, because we're the successors of our world right now. And tayo yung ano eh, may lakas para tumulong sa iba. Mas may lakas para tumulong sa iba. So yeah, patuloy natin protektahan talaga ang ating Mother Nature. And I hope we really help others. We help ourselves, we help our family, but I hope we can help others also. So yeah, thank you so much for watching this. Sorry if may pag-iyak. Hindi ko po mini-mean na umiyak. So yun. Thank you guys. I hope to see you all soon and stay safe.